Update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Christine. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may vicinity ng Bauco Mountain Province. Patuloy pa nga nitong binabaybay yung area sa may Cordillera Administrative Region. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at tugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita nga natin na may kalakihan nga itong si Christine at nagdadala ng mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, almost whole Luzon, and sa ilang bahagi rin ng Visayas area. Maliban nga dito kay Christine, may minomonitor din tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nananatiling malaki yung tsansa na ito ay maging bagyo in the next 24 hours. Para naman sa track nitong Christine, may kita nga natin itong area na ito. Ito yung may mga malalakas na hangin at itong naka-enclose na area ay tinatawag nating area of probability. So kapag magkaroon ng shift northward or southward yung bagyo, dito pwedeng mapunta yung kanyang sentro. So kagaya nga na nabanggit natin noong mga nakaraan ay naglandfall itong si Christine sa may Isabela area ng 12:30 a.m. Posibleng lumabas na rin ng ating landmass itong si Christine within the day at ang labas niya ay sa may Ilocos region. Patuloy itong kikilo sa direksyong west-northwest over the Philippine Sea at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. So habang binabaybay nga nito yung landmass ng Luzon, posibleng humina ito at hindi natin tinatanggal yung possibility na ma-downgrade ito into a tropical storm category. Pero kahit tihina siya habang binabaybay yung landmass, pagdating ulit ito sa karagatan, posible nga rin itong makapag-ipon ulit ng lakas. Dahil nga kay Christine, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa may Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Ilocos Sur, or southern portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman sa may Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, sa may Abra, Ilocos Norte, nalalabing bahagi na Ilocos Sur, Nueva Ecija, pati na rin sa may Aurora at Bulacan area. Signal 2 pa rin sa may Tarlac, Pampanga, sa may Zambales, Bataan, sa may Metro Manila rin, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, at ang northern portion ng Laguna. Samantalang signal number 1 sa may Batanes area, nalalabing bahagi ng Batangas, nalalabing bahagi ng Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, sa may Oriental Mindoro, sa may Marinduque, sa may Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kabilang na nga ang Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Cuyo, Calayan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, pati na rin sa Masbate, kabilang na nga ang Tikaw at Burias Islands. Signal number 1 pa rin naman sa may Aklan, Capiz, Antique, kabilang na ang Caluya Islands, Bantayan Islands, sa may Northern Samar, northern portion ng Samar, sa may Biliran, northern portion ng Eastern Samar, at ang northwestern portion ng Leyte. So meron din nga tayong nilabas na weather advisory kaninang 11 a.m. kung saan may mga malalakas na pag-ulan na maidudulot itong binabantayan natin si Bagyo Christine. So ngayon, araw, asahan natin more than 200 millimeters of rain. So mga malalakas na mga pag-ulan ito, intense to torrential rains sa may Pangasinan, Zambales, La Union at Occidental Mindoro. Heavy to intense na mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas at Calamian Islands at katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan, 50 to 100 millimeters of rain sa may Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental at Palawan. Bukas naman ng tanghali, hanggang Saturday ng tanghali, may mga malalakas pa rin tayo inaasahan na paulan, heavy to intense sa may Pangasinan, Zambales at La Union, moderate to heavy naman sa nalalabing bahagi na Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa may Bataan area.
So, sa mga elevated areas at mountainous areas, posible nga mas mataas yung ma-record nating number ng pag-ulan. At sa mga nakatira sa mga landslide at flood-prone areas, pinag-iingat natin sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Meron din namang mga bugso na mga malalakas na hangin na maidudulot itong si Christine sa ngayon sa Maymimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Sa Friday naman ay sa Maymaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Camiguin at sa may Dinagat Islands. Meron din tayong nakataas na gale warning dulot pa nga rin ni Bagyong Christine. So asahan natin yung gale warning nakataas na sa may Batanes, sa may northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Lubang Islands, sa may Isabela, eastern coast ng Cagayan, sa may Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Metro Manila, sa may Bulacan, Occidental, Mindoro, Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Marinduque, sa may Romblon, sa may Burias Islands, southwestern coast ng Negros Oriental, sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Meron din naman tayong storm surge warning dito, kaya ingat sa mga biglaang or sa storm surge sa may Aurora, sa may Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan at Zambales. At yan muna ang latest kay Bagyong Christine. I-follow at ilike ang aming social media accounts, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.